Magandang araw sa ating lahat. Kumusta, kumusta, kumusta po? So bago tayo magsimula, paki-play muna sa aking maikling intro. Okay, so pangsamantala dito ako ngayon sa Jubel Camp namin. So, ngayong araw, babalik na naman ako sa aking dating kampo kasi nga nagka-problema po dito sa bago kong tinutuluyang bahay, bagong kampo. Dahil nga yung papalitan ko sana dito na India na camp boss ay nagmatigas at nag-disobedience siya sa aming kumpanya. Ayaw talaga niyang umalis sa opisina. So, ang ginawa ko na lang, tumawag ko sa head office at pabalik na lang ako doon sa aking pinanggalingan. So pakita ko sa inyo ngayon yung aking kwarto ay pakita ko muna sa inyo yung labas ng aking kwarto. Ito po itawag nito ay mga porta cabin, kung saan dito lahat nakatira ang mga trabahante, yung mga driver. Kadalasan kasi dito mga driver, no? So ganito na po ngayon ang itsura ng aming kampo. So ito na po, malapit na po akong mating. Umabot po ng 400 plus yung mga nakatira dito. So kaya napakalaking kampo po ito ng company namin. So ito na po, naka-ready na po yung aking mga gamit. At lilipat na naman ako. Tingnan nyo guys kung anong ginagawa sa akin sa opisina, sa aking company. Para akong pinarusahan. Ayan. Okay. Naka-ready na po ang aking, naka-impact na po aking mga gamit. So, ganito po kasi ang totoong nangyari. Kasi hindi ko naman alam kung ano talaga ang sitwasyon dito sa Jubel na aking tinutuluyan, dahil nga may order kasi sa akin na ipo-pull out ako doon sa Manipa project dahil ililipat ako dito sa Jubel dahil nga may problema yung kampo dito. Ngunit yung naka-assign dito na kambos manager, kambos supervisor ay nag-refuse sa order ng opisina. So ayaw niyang sumunod ng utos. So wala akong magawa dahil dito sa Jubel, habang nandito pa siya, hindi siya umaalis. Ayaw nga niya kahit yung opisina niya, ayaw niyang i-share sa akin. Kahit yung internet niya, wifi niya, napaka-selfish talaga na India na to. So napakasama talaga ng ugali, no? So may isang araw pa nga na wala akong pagkain, no? Hindi ako iniwanan ng pagkain ng lunch. So nagkape lang ako, nagkain lang ako ng tinapay. Napakasama ng ugali talaga ng India na ito. Kaya nga, nagsumikap na lang ako makakain. So nabangan ko talaga yung pagkain na darating kasi alam kong hindi na naman ako iwanan ng pagkain. So pinuntahan ko talaga yung misol. So ngayon guys, lilipat na naman ako, babalik na naman ako ulit doon sa dati kong tinutuluyan na kampo doon sa Manipa project. So sana po ay hindi na po ako ulit magpalipat-lipat kasi napakahirap po ng kalagayan ko. Tingnan nyo naman, oh, nagbalot-balot na naman ako para akong pinapalayas, di ba? Oh, tingnan niyo 'yan. Tingnan niyo. Oh, di ba? Napakahirap ng buhay, palaging lumilipat. No? Ang dami niyan. Dala-dala ka pa ng balita, dala ka pa ng ano, parang pinagtabuyan. So ganito po ang sitwasyon ko ngayon. So napakahirap nga, napakahirap talaga. Sabi ko nga sa aking manager, sabi ko, mas mabuti pa kung uwi na lang ako ng Pilipinas, meron pa akong peace of mind. Kaysa ganito ang gagawin niyo sa akin. At maraming tao na hindi sumusunod sa inyong order, no? So ako sumunod lang ako, so wala akong magawa. Pagdating dito, pinagtabuyan pa ako ng India na to. Masamang ugali, si Mr. Kumar. Ang pangalan niya ay si Mr. Vijaya Kumar. Napakasama talaga ng ugali ng India na to. Kerala kasi. Basta mga Kerala, pag mga Kerala, napakasama. Mga sip-sip pa yan, no? Ang tatapang, kasi nakalabang ko na to dati. So sana po, ipagdasal niyo po ako. Pagdating ko sa kabila na naman, hindi na naman ako ulit itatapon kung saan-saan para akong panatipbutas nito sa mga may makasalanan. Okay, see you guys sa aking pag-alis mamaya.
Many unbearable hours later. Hello guys, good evening. Again, sawa-sawa with my driver, Mr. Amerjit. We go back to Naria again. Yes. What is this? Drama by the company? Okay, see you there, my friend. The next day. Okay guys, so sa ngayon, andito na po ako, nakabalik na ako sa aking dating opisina. So, sana po hindi na po ako malilipat ulit. So, nakarating ako kagabi, na pagod na po ako, mga alas 9 na siguro ako nakauwi dito. So, kaya hindi ako nakapag-vlog agad. So, ngayong umaga lang ako nakapag-vlog nang pumasok na po ako sa aking opisina ulit. So, para sa nagsubaybay, maraming salamat sa inyong panonood at paalam. Bye-bye!